Hey yo, what's up? Ako nga pala si BT. At nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balita HUb TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita HUb TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita HUb TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking inilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita HUb TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So, ito pong pag-uusapan. Ayun, nadidinig natin ang boses na to, courtesy of Sir Jake Magnus. Ayan ha, sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Sir Jake Magnus, bisita na po kayo ha. At syempre, mag-subscribe din kayo at pakinggan ang kanyang mga opinion at komentong ibinibigay. Ayan, credits to Sir Jake Magnus. Mga kababayan, ay patungkol po doon sa sinasabing pinaiimbestigahan daw po itong EAT, ito daw po ang TVJ dahil ginamit daw po yung theme song ng Itbulaga. So pinaiimbestigahan daw po ng Tape Incorporated. At dito mga kababayan, pag-uusapan din natin yung di umano ha, di umano, maagang pangangampanya ni Nayorme. Di umano ha, di umano, mga kababayan, na ginagamit pa daw itong EB sa pansariling pamamaraan. At dito matatalakay natin mga kababayan yung isang vlogger na solid dito sa Tape Incorporated na nagbigay ng update patungkol po dun sa paggamit daw po ng EAT ng theme song. Pero buwag po natin pag-usapan yan, ay nais ko po munang sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like itong live streaming natin at huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng video. So simulan natin na itong balitang ito. Sabi dito, paggamit ng EAT sa theme song ng Itbulaga, ipagbabawal na nga ba? Eto, patanong to. Sabi po dito, basahin natin. Aha. Highlights ko lang. Tumibay ang ownership ng television and production exponent, Tape Incorporated, Tape, sa pangalang Itbulaga, nang matanggap na nito ang Certificate of Renewal of Registration. O, tumibay na daw po. Mga kababayan ha, tumibay na daw po yung paggamit dahil nga doon sa renewal ng registration na pang merchandising. Sabi pa dito mga kababayan, eto ha, muling ipinaliwanag ng legal counsel ng Tape na si Attorney Maggie Abraham Garduque na ang trademark ang kailangan at hindi copyright para patunayan ang pag-aari ng isang brand. Yan po yung sabi. E paano naman? Sabi, trademark daw yung pinagbabasa. Iba naman po kasi yung pangalan at logo, mga kababayan, doon sa copyright. Yung nilalaman ng kanilang ginagawang programa. Diba, sabi pa dito, pinaliwanag daw ng abogado, trade yung name and logo. Trademark daw po yung name at saka logo. Kumbaga, walang makakagamit noon ng name ng Itbulaga saka EB kasi yun yung cover ng kanilang trademark registration, pahayag ni Attorney Maggie Abraham, mga kababayan Garduque. Sabi pa dito, ipinaliwanag rin ng abogado na maging ang original na theme song ng Itbulaga na ginagamit ng EAT ay pag-aari rin daw ng Tape Incorporated, pero minabuti na lang raw nilang huwag na lang gamitin. Ito nga yung sinasabi natin kagabi pa mga kababayan. Parang gusto nyo pa magpasalamat ang ano sa inyo, no? EAT, no? No, na lahat pag-aari nyo tapos yung theme song ginamit ng EAT, eh kailangan ipagpasalamat na hindi nyo pa ginamit. Eh di sana ginamit nyo na rin. Oh, halos lahat na lang eh inaangkin. Parang kayo yung nagbigay buhay dyan sa mga inaangkin nyo. Unang-una, hindi naman kayo yung nagbigay buhay sa Itbulaga na pangalan na yan. No, ang nagbigay buhay dyan eh ang TVJ. No, hindi makikilala ng mga tao yan kung hindi dahil sa TVJ. At hindi rin mabibigyan ng buhay ang kantang yon kundi dahil din sa TVJ, no? Remember, Vic Soto ang nagbigay ng melody o sige nang jajaan. At sinasabi nila na pag-aari nila yung pangalan na yan,
at ang team song ng It Bulaga, pero wala po kayong hirap at sakripisyo na ibinigay dyan, no? At hinding-hindi po kayo ang kumilos para tangkilikin ng mga tao ang pangalan na yan na ginagamit nyo hanggang ngayon. Kasi kung kayo yung kumilos, no, at kayo ang nagpaangat at nagpakilala sa pangalang It Bulaga, at kayo talaga ang nakikita ng mga tao sa araw-araw sa loob ng ilang dekada, kayo yung may karapatan. Pero ang unang-una, isip ni Sir Joey De Leon ang pinagana para magkaroon ng pangalan ng It Bulaga. Kayo ang pumili. Pagpalagay natin, kayo ang namuhunan. Pero sinasabi ko nga sa mga vlogs ko, sa mga reaction ko na nagdaan, na ang TVJ ang naghirap at nagbigay ng sakripisyo dyan araw-araw sa ginagawa nila. At sila ang gumawa ng paraan para mahook nila yung mga tao, para sila ang tangkilikin sa noontime show. Napakahirap pong i-please ang mga tao, diba? Pero nagawa yun ng TVJ. Sinasabi ko din na kahit maglabas kayo ng kahit magkanong pera, kung hindi naman tinatangkilik ang inyong programa, hindi kayo uubra. Pero ginawa ng TVJ ang party nila para manatili ang It Bulaga hanggang ngayon, na pinapakinabangan nyo pa rin. Tapos ngayon, pati yung theme song, pati ba naman yung theme song, hinihila nyo pa. Pag ginamit nyo pa yung theme song niya, sa tingin nyo ba magugustuhan ng mga tao yun? Kakanta kayo dyan, yung mga bagong host nyo dyan sa New EB ng Mula Apari hanggang Hulo, saan ka man ay halina kayo. Diba? Ano iisipin? Siyempre, unang magiging reaction, mga feeling naman to, di ba? Mga ganun yan eh. Gustong-gusto nyo na lagi kayong nakakasapo ng negative reaction sa mga tao. Ayaw nyong makasapo ng mga good reaction. Di ba? Tapos magagalit kayo na may mga naririnig kayong hindi magagandang salita na inilalabas sa inyo o ibinabato sa inyo. Di ba? Kayo din naman naman gumagawa eh. Kaya yung mga tao nakakapag-isip ng... nabubwisit ako, dyan pang mga ganun-ganun. Kaya lang nga naman lang sasabihin nyo, pangalan namin It Bulaga. Tapos kakantayin nyo yung Mula Apari. Tapos tingin nyo, gusto nyo, papalakpak kayong mga tao. Yes! Bago na yung It Bulaga. Bago na yung mga tao. Wala na yung TVJ. Ano gusto nyo? Ganun. Diba? Para namang comedy yung ganun mangyayari. Talagang, syempre yung theme song na yan is nababagay talaga doon sa original talaga. At saka hindi naman talaga binibitawan ng TVJ. Okay na sana kung wala na kaming pakialam sa pangalan na yan, wala na kaming pakialam sa theme song na yan, no? Bahala kayo dyan. Pero pinaglalaban nila dahil mahalaga sa kanila lahat yan. Diba? Eh kayo, pinaglalaban nyo rin. Ewan ko ba? Ewan namin kung bakit nyo ba pinaglalaban. Eh puro negative na naman sa inyo yung ibinabato ng mga tao dyan. Na kung talagang kanila yan, bakit hindi nila magamit? Eh kahit ako, mga kababayan, pag alam kong sa akin yan, gagamitin ko ng gagamitin yan. Ako naman ang may-ari, ako naman ang nagpakahira. Pero bakit sila, kung alam nilang kanila pala, bakit hindi nila gamitin? Pag ginamit nila yan, parang isang bomba yan eh. Parang dinamita. Nagsindi sila ng mitya. Pag ginamit nila yan, pag kinanta nila yan, sabog, sigurado. Sabog ang mga comment box ng ano, ng mga sigurado. Dadagsa ang mga basher niya, sigurado. Bakit mas minabuti na lang kiam kami na lang yung kay yung title nung EB Happy nitong si ano nitong si Echo isama do sa kanta. 'Di ba? Kung talagang kanila 'yan, pero kung hindi kanila 'yan, bakit naman nila gagamitin? Bakit naman nila ito talaga literal na kamkam? Di umano. Ha? Di umano, mga kababayan, ito talaga literal na kamkam itong ganitong klase ng padali. Sabi ba dito, mga kababayan, kasi 'di ba kahit na yung song hindi na ginagamit ng It Bulaga, 'di ba? Ang song ay pinalitan na yung tahanang pinakamasaya na siya, which is kung tutusin ang title talaga noon, EB Happy, yung kantang yun. Tsaka mga kababayan, alam naman natin kung sino talaga ang kasamang nag-compose or nag-compose nung kantang yun. At walang iba kung hindi etong si Sir Vic Soto, itong si Bossing. Kaya hindi nila pwedeng kamkamin yun. Oo, sabihin natin, pagpalagay natin, sinulat nga yun itong si Boncho, pero hindi niya pwedeng kamkamin yun. Dahil ang naglapat po ng melody noon, walang iba kung hindi itong si Boss Vic. At sila naman po yung nandudon at kanila po talaga yon. Ito kasi yung basihan natin dyan. Sige, pagpalagay natin, sabihin natin kanila. Bakit hindi ninyo kayang i-play? I-play ninyo kahit dalawang araw hanggang tatlo. Ewan ko lang kung hindi kayo masampa ng kaso dyan. Diba? Kasi kung kanila talaga po yan, wala silang katatakutan dyan. Yung sasabihin, kakasuhan sila ng TVJ ng copyright.
kung sakaling i-play nila yung kanta na alam nila naman kanila. O sige, pagpalagay natin inyo, bakit hindi ninyo kayang i-play? I-play ninyo kahit dalawang araw lang o tatlo. Maniniwala na kami. Diba? So sabi, nang hindi kayo nakakasuhan. O diba? Sabi pa dito, ayan. Kasi in a way, on the part of Pit Bulaga, they want to differentiate na rin. I-front TBJ, parang nilalayo na nga nila. Paliwanag ni Ator ni Maggie. Wala namang iba kasi mga kababayang naglayo sa Ikbulaga nung team song kung hindi sila. Kasi kung tutusin po, ganito yan. Ano po, ganito yung paliwanag dito. Yung Ikbulaga ng generic, hindi na po natin masasabing Ikbulaga yun. Bakit? Kasi wala na yung mga original na host doon. Wala na yung mga matatagal, yung mga batikan na mga naglilingkod doon na kinasanayan ng publiko ng sambayan ng Pilipino. Hindi pa pwedeng mag-pretend ka na kami ang Ikbulaga, kami ang bago. Dahil unang-una nga, sinabi ni Sir Jake Magnus, no, na wala naman talagang legit double cards na natira dyan, kahit isa, walang naiwan dyan. At saka magandang gamitin yan kung talagang yung TVJ ang kasama dyan. Inaalala nila na, naalala ko noon na, bigyan ng pagkakataon ng mga bagong host, magpasok. Tapos yung TVJ pa yung mawawala, Mariose. TVJ talaga, ang pinaka mukha ng Ikbulaga. Sila yan eh. Hindi mo pa pwedeng tanggalin ang mukha ng isang tao. Kapag tinanggal mo yan, bungo na yung papalit. Corny. Diba? Wala kayong dapat na ipretend sa sarili nyo, kami ang bagong Ikbulaga. Nasa inyo yung pangalan, pero wala yung mga kahit isa dyan na talagang naging parte ng pagiging legit talaga, na talagang dabarkads talaga. No? Kahit naman sabihin na nandiyan yung isang legit eh, hanggat wala ang Tito Vic and Joey sa Ikbulaga, hindi yan magkakaroon ng spirit. Hindi mo masasabing yan ang Ikbulaga. Kasi ang Ikbulaga ay nakilala para sa TBJ lang. Original nila. Parang sa Showtime, di ba? O, pagpalagay nyo, Showtime. Yung TBJ, mag-host sa Showtime. May, di ba, parang asagwa. O, dahil nga yung kilala, Vice Ganda, Bong Navarro, ganyan, ganyan. Parang ganun yan. Hindi rin malamang tangkilikin. Dapat gumawa na kayo ng sarili. Kayo lagi sinasabi, gumawa na lang kayo, gawa, gawa. Ba, huwag tayo magtsaga dyan sa ganyan. Diba? Eh, nangyayari niyan talaga sa sabi, pag may mga vlogger na nagsalitang fake kami o kahit sino, talagang they demanda namin, Mariusa. Wala naman hong kasalanan yung mga vlogger sa ginagawa. Wala namang ginagawang masama yung mga vlogger, Mariusip naman. O kahit sinong mga nagko-comment na sasabihin na ganito, fake-fake, ganyan, ganyan. Diba, hindi nyo naman din sila masisisi kung bakit sila nakakapagsalita ng ganun. Yung mga legit supporters ng TBJ talaga at mga laking Ikbulaga talaga ng mga bata na kabataan ngayon, na ngayon eh matataba na. Eh talagang hindi matanggap yung nangyari. Diba, okay sana kung nag-resign yung TBJ dyan. Tapos, sige, palitan na tong pangalan. O TBJ, huwag nyo gamitin na Ikbulaga, hindi na namin gagamitin to para tapos na. Oo, eh siguro naman... okay yung gano'n. Eh, pero wala, eh, ginamit nyo pa rin eh. Buong akala nyo siguro, kung mawala ang TBJ dyan eh, magkiklik pa rin. Parang nagkaroon kayo ng experiment. Wow, pag wala kaya yung TBJ dito, tatangkilikin tayo. Subukan natin, mukhang tatangkilikin tayo eh. Maglagay tayo ng mga mukhang bata rito at saka mga magaganda. Dapat naglagay kayo dyan yung maraming mga sexy siguro. Tangkilikin. No, siya, lalagay nyo dyan sila Ibana. Sila, yung mga, ano. Ito ano yung naiisip ko eh. Kaya hindi na po natin masasabi na Ikbulaga talaga yon. So ngayon, ang point dito, yung kanta, walang problema kung kuhanin niya ng TBJ kasi alam naman natin na kanila po talaga yan. Eh, ang tagal na po nang pinag-uusapan ng trademark, tapos ngayon, kanta naman yung gusto nilong kuhanin. Hindi matapos yung issue. Diba? Pusensya na kayo, medyo nautal ako, medyo paus tayo eh. Eh ngayon, nung nakaraan, trademark at logo yung kanilang kinukuha. Tapos ngayon, mga kababayan, kung makikita nyo, nung isang araw may lumabas pang balita na kung saan sinasabi nila na yun daw po mga replay na show, ay kanila daw po yun at binayaran daw po nila at pera daw po nila yung ibinaya doon. Tapos ngayon, kanta naman yung kinukuha ninyo. Walang maiisip talagang originality talaga, no? Talagang gaya na lang! Gaya na natin lahat dyan! Huwag na tayong gumawa, huwag na tayong magpakapagod! Pera naman natin ang ginamit dyan! Binayaran naman natin yung mga yan! Parang ganun eh, no? Pinasweldo natin niya, kaya tayo may karapatan!
Di ba? Parang paano-ano ka lang sa bahay, no? Pakuya-kuya-kuya lang, no? Tapos yung TBJ, araw-araw, naghihirap, gumigising na maaga, ganto ganto ganyan, pasok na pasok trabaho. Tapos talaga yung mga tao, piniplease nila na, oh, sana mapanood tayo ng, di ba? Lahat ng hirap na TBJ, ginagawa. Tapos sige, labas na kami dyan, kuya-kuya-kuya lang kami. Di ba? Bahala kayo dyan, TBJ. O, sige. O, tapos sa pinakinabangan na, kumikita-kita na tayo. O, palisin na natin. Parang gano'n nangyari. Di ba? Unfair. Pai, kam-kamin nyo na lahat. Kam-kamin nyo na. Napakatindi nyo naman, nakakaswap ah. Eh, sabi pa dito mga kababayan, binanggit rin ni Attorney Maggie na taga-tape daw ang nagsulat ng dating theme song ng Itbulaga na si Vincent De Boncio. Pero si Big Soto naman daw ang naglapat ng melody. O sige, sabihin natin. Eto, ganito na lang. Buhanin nila yung lyrics mga kababayan. Pero yung melody bawal nilang gamitin. Ayan ha, tama si Sir Jake Magnus dyan. Kung yung lyrics, sige, kanila sila may-ari. O sige, yung melody, hindi nila pwedeng gamitin yan. Yun ang ibigay nila sa TBJ. Oh, di ba makakagawa ang si Bossing Vic niyan, si Tito Sen, si Sir Joey De Leon, na mailalapat na lyrics diyan. Alam natin na talagang gagamitin na nila diyan ni Sir Vic Soto tsaka ni ano, mga BSTN company talaga. Talagang isa ako sa mga uma-idol talaga. At hanggang ngayon ay pinatutugtog ko pa ang BSTN company. Ah, di ba? Paborito natin 'yan, no. Alang ang patugtungin at kantahin nila doon ng walang melody. Anong ilalagay nila doon? Rock? Diba? Kasi alam naman natin, kahit palitan ang lyrics yun mga kababayan, kahit anuhin, kahit kuhanin nila yung lyrics, alam naman natin kayang gawan ng bago ni Sir Joey De Leon, yes, yung kanta. Ano po yung matalina melody, kaya nilang lapatan ng bagong lyrics. So kuhanin nila yung lyrics, walang problema. Kaso nga lang ang problema dito mga kababayan, eh kung papayag ang TBJ. Diba? Kapal naman na mo, huwag kayong ganun, noy. Huwag kayong ganun. Nangangamkang kayo eh. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Yung gumawa ng song na yon si Vicente De Boncio, yung mula apare sa kanya yung lyrics na yon. Ang kay Vic lang doon yung melody noon. Yung lyrics kay kay Vincent Boncio. So kay yung melody daw po kay Tito Vic, kay Boss Vic. Yon na employee ng tape, siya yung head writer. Yung daw pong employee ng tape incorporated, yung daw po yung head writer dahil umamin daw po yon na bayad nung ginawa daw po yung kantang yon. Ka-eka, nang tagal nang usapin dito, bakit ngayon yun lang inilalabas? Sabi pa dito mga kababayan, kumbaga sa kanya yung copyright kay Vincent Boncio yon. Umamin sa amin si Vincent Boncio na yung na nung pinagawa sa kanya ng tape yung kanta daw po, bayad siya ng tape for that. Sabi nitong si Attorney Maggie Garduque. Sabi pa dito, so nangangahulugan ito na may kalahati si Vic Soto sa copyright ng theme song. Kay Vic ang copyright for musical works, habang sa tape naman, yung copyright for literally works mga kababayan, dahil empleyado nila si Vincent nung isinulat ang lyrics mga kababayan. Eh di inyo na yung lyrics nyo. Akala nyo ba mga kababayan ganito yan? Paliwanag natin, akala nyo ba magagawa nila ng magandang musical works etong ano, etong lyrics na to, pag kinuha nila ay ganun ka walang utak no ano nila doon? Eh kahit naman pa paano, sige, para magkaroon naman sila ng ano, ng original, kahit mala sa melody na lang. Ano naman to? Ngayon lang to pumutok, itong pagkuha nila ng kanta, itong sinasabi nilang yung si Vincent Boncio na yung gumawa ng lyrics mga kababayan. Ngayon na lang, ang tagal nitong pinag-uusapan. Ngayon nyo lang naisip na kamkamin. Kahit alam nyo ba mga kababayan, kahapon singit lang natin to. Hindi kasi nag-click yung kanta nilang bago eh. Kasi, di ba nag-101 yung advertiser on air nitong EAT mga kababayan. Ngayon, kanina, habang nag-scroll po ako, may nabasa ako na ito daw pong Itbulaga na generic ay tumabo daw po ng advertiser. Ako nga, nakita ko nga rin yun, may mga advertiser na daw sila. Ano daw? Kasi pinapanood ko naman din yon, wala naman ako nakikita. Wala naman ako nakikita ng ano, yung Bingo Plus lang at saka yung Tender Juicy ata yun o yung San Miguel.
Yun lang yung nakikita ko, pero wala akong nakikita na ibang advertiser, mga kababayan. So yung sinasabi nila, pinapakala. Mamaya, Sir Jake. Sir Jake, mamaya baka sabihin, ano, no? At least meron. Lang tumabo, baka sila'y tumabo ng tubig sa kanal. Sabi dito, basahin pa natin, mga kababayan. Malalaman din natin kung may karapatan din si Vic sa copyright for musical works ng Team Song. Dahil kapag makapagpakita ang tape ng ebidensya na nabayaran ng talent fee, si Vic ay lalabas na employed siya ng tape to create the melody, mga kababayan. So maliwanag naman po yung sinasabi ng TBJ na sila po ay talent talaga ng Itbulaga, mga kababayan. Wala nga silang pirmahan, wala silang sinusunod, kung hindi tiwalaan lang. Tiwalaan lang, mga kababayan. So ang ginagawa ng mga ito, pilit nilang hinahanapan ng butas itong si Boss Vic para makuha nila yung kanta. Yun yung ginagawa nila ngayon. Dahil sabi nga nila dito, maglalabas daw sila ng ebidensya, makakapagpakita daw sila ng ebidensya na sa katunayan na itong si Boss Vic, mga kababayan, or makakapagpatunay na ito daw po si Boss Vic ay binayaran or tumanggap ng talent fee. Parang galon yung sinasabi dito. Kasi sabi dito, ayan, kalungkatan eh. Malalaman din natin yan kung may karapatan talaga si Vic Soto o si Boss Vic sa copyright for musical work ng Team Song kapag nagpakita or makakapagpakita ang tape ng ebidensya na nabayaran ng talent fee. Si Vic ay lalabas na employed siya or employee siya ng tape to create melody, mga kababayan. So malalabasin nila na itong si Boss Vic, mga kababayan, di umano ay isang employee, kung makakapaglabas sila ng ebidensya na makakapagpatunay na nabayaran nila itong si Boss Vic to create melody. Talagang ginagawa nila lahat ng paraan, no? Para mahakot nila lahat, no? Pero ako, believe ako sa TBJ kasi ngayon, yung paggawa nila ng mga original talaga nila is talagang tinatangkilik pa rin ng mga tao. Diba? Talagang inakikita mo yung ano nila, creativity nila, no? Yung talaga, tsaka yung solid na mga pag-host nila, no? Hindi pa rin nagbabago. Talagang solid pa rin silang magbigay ng saya sa mga tao. Pati yung sugod bahay, hindi pa rin na nagbabago. Pero nadagdagan lang tayo ng flavor kasi nandiyan si Zombie, no? Lalong gumaganda habang tumatagal ang EAT, no? Siyempre, bago pa lang nagsisimula ulit ang EAT sa TV5, habang tumatagal yan, marami pa tayong makikitang sorpresa na lalabas dyan. Sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Ito isa si Vincent sa mga tatayong witness ng tape sa nagaganap na copyright infringement case. Hearing kaya nakakapanabik ding malaman kung hahayaan o ipaglalaban ng tape ang kanilang intellectual property upang hindi magamit ng EAT sa kanilang programa. Alam nyo ba yung sinasabi nilang maglalabas sila ng ebidensya? Eh parang napakalabong mangyari nun. Bakit? Eh dun nga sa notice to answer, mga kababayan, pinasasagot sila ng 30 days para patunayan na sila talaga ang nag-create ng trademark na Itbulaga, ay hindi nga nila ma-replyan. At puro extension yung ginagawa nila. Eto pa kaya, di ba? Eto pa kaya yung magawa nilang malabsa ng ebidensya. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Balita HUb TV. At syempre natunghayan din natin si Sir Jake Magnus, yung boses na yon. Credit, sir. Ayan, ha. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol sa nangyayaring ito, no? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.